Mga Pinoy Pride naman ang mga kasama natin ngayong umaga, hindi lang nila ipinamahala sa kanilang galing talino at kagupuan, kundi dinas din nila ang bandera ng Pilipinas sa larangan ng pageantry sa nagaram na Mr. Pan Continental International 2023. Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin dito sa studio ang nanalo sa Mr. Teen Pan Continental International 2023 na si GJ Carlos at Mr. Pan Continental International 2023 na si Mark Agas. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Rise and Shine, Mark, yes. And GJ. Ano yung mga paghahanda na ginawa ninyo para dito sa Mr. Pan Continental International 2023? For me, daily workouts and of course, singer din po ako. So nilaban ko talaga yung talent ko. Mm. Okay. So ang kinanta ko nung time na yun was Home by I Wish I Was Home. Yan? Yes. By Lea Salonga. Type ko yun. Oh. And luckily, Home by Daughtry. Luckily we got best in talent. Congratulations. Wow, congratulations. So nakuha natin yun. Thank you, Lord. Ayun. And how about you? For me po, hindi lang po physically, pati emotionally and spiritually. Because hindi lang po yung personality ko yung re-represent ko doon, which is the Philippines. Because we're wearing a Philippine sash. So malaki pong pressure yun. Aww. Kaya sobra pong yung preparation namin is sagad. Walang palis, walang pahinga, pero worth it naman po lahat. Art, very curious ako so far, ano yung mga naging masayang experience niyo sa pagsali sa international pageant na to? Well, joining a competition with almost 15 to 30 countries at the whole Southeast Asia. Ang sarap lang makasalamuhan ng mga ibang lahi na sobrang babait ng mga Vietnamese, I promise you. Naging friends mo sila after? Naging friends ko naman sila and so far, nagkakausap pa rin kami hanggang ngayon. Mm. Wow! And, we're planning to see each other very, very soon. Oh, wow! Yes. International kayong friends. Yes. Okay. How about you? Same lang din po. Nagkaroon po tayo ng mga panibagong mga kaibigan. And even our diversity, nakilala natin sila at nagka-share din po kami ng mga experiences, kung ano yung mga specialty na pwede nilang bisitahin o puntahan sa ating bansa, which is the Philippines. Then ganoon din po sa kanila na sobrang saya po kasi marami po tayong hindi alam about their country. And yun lang po. GJ, paano mo na-handle yung pressure doon sa competition? Well, we all know na hindi talaga mawawala ang mga pressure pagdating sa pagsali ng mga competition. So, in my case, I just really wanted to enjoy the whole competition and I want to encourage everyone na kung sasali kayo ng competition, always think positive and just enjoy because the journey is that counts. Okay. In the whole competition. Enjoy the journey more than the destination. Oh, diba? Mm-hmm. Okay, para naman kay Mark, anong mga natutunan mo sa pageant na ito at paano mo planong gamitin itong title bilang Mr. Pan Continental International 2023 para maging inspirasyon sa iba? Actually, ngayon po, may mga plan po ako na i-work, lalo na sa iba't ibang organization, lalo na higit sa amin sa Bulacan. Na-invite po ako as a motivational speaker, lalo na sa mga youth, na magbigay inspiration na mahikayat sila na sumali sa mga ganitong patimpalak. Kasi po, hindi lang po yung sarili mo yung i-represent mo, which is yung talent ng pagiging Pilipino at pride ng pagiging Pinoy. And kung anong tourism or turista na meron tayo na pwede natin i-share at pagmalaki sa iba. Alright, GJ, ano bang pakiramdam naman? Siyempre, ikaw ay nanalo bilang Mr. Teen Pan Continental International 2023. At ano ba yung mga plano mo para sa iyong termino? Wow, termino, para lakas makapolitiko, eh, no? Bilang Mr. Teen Pan Continental International 2023. Para ako naging presidente. Well, siyempre, SK muna daw. SK muna. Well, para sa akin, of course, I was very surprised na ako yung nakakuha ng title as Mr. Teen Pan Continental International 2023. Although it's my very first pageant ever na, well, I'm into singing talaga. Tapos lumipat lang ako ng pageant just to try other genres. And sige nga, parin pa yung isa pa lang kanta ni GJ. I was here last time. Oh, yung Home. Baka pwedeng mabilisan lang. Ay, yung Home. Oh, sige.
When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. Knox, what? Huh? Yes. Very repertory. Ayun. So with my term, I just wanted to pursue my advocacy, which is youth empowerment. Of course, my youth is very important into our society kasi tayo ang magdadala ng kinabukasan ng Pilipinas. Tama. And that yung advocacy ko will sana makagabay ng mga kabataan sa susunod na henerasyon. Okay. Ayun po. All right. Ikaw naman, ano ang mensahe niyo para sa mga taong may pangarap na sumali sa international pageants? For me po, ang lagi ko lang pong sinasabi is maging totoo sa sarili. Don't try to be someone else. Be true to who you are and always be kind to yourself. Kasi mapaglaban sa mga ganito pating palak is sobrang malaking oportunidad at maraming pinto ang mabubukas para sa inyo. Ayan. Diba, kumakanta ka rin, Mark? Nagsasayaw. More on dancing. More on dancing. Pero sabi niya kayo, not sure sa singing eh. Sige, parating nga ako niyo. Konti lang. Falling out, falling in, not as sure in this world, no. Para namamanhikan na. Oh. Kanino? Taga lang dito sa Pilipinas, taga saan kayo? Ako po, taga Tugigaraw po. Tugigaraw? Ay! Yes. Wow, marami kami kamag-anak dyan sa Tugigaraw. Masarap ang longganisa dyan. Yes. At yung ano, Batilpatong. Pastillas. Oh, alam ko yan. Batilpatong. Ikaw naman, Mark. Ako originally from Tondo, Manila. Ay, taga dun din naman tayo. Dami naman bahay. Lahat na, dun ako galing. Ayan. Ayun. Wala, bongga mo na ang bahay. Thank you very much sa pagsayang pa ipagkwentuhan sa amin this Friday morning. GJ Carlos and Mark Agas, again, thank you so much. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Thank you po.